Minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating lugar ay under construction. Amen. Kasalukuyang inaayos dahil ating gusto po ng ating pong mga leader na kung saan ay mas maging komportable tayo. Kaya po medyo tinitingnan kung paano po pwedeng mapalaki ang ating pong lugar nang hindi po tayo hahiwalay kung hindi tayo po ay nakakompress. Amen. Kaya konting pasensya at salamat po sa buhay po ng lahat po ng ating pong kalalakihan. Kasi palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga kalalakihan. Kahapon ay nakita ko talagang in-ready nila itong lugar na ating pong gagamitin. Hindi lamang po nila ito nilinis, hindi lamang po nila ito inayos, kundi ito po ay sinanitize nila. Talagang sinecure nila yung lugar na ito na ito po ay sanitized. Kaya po, una sa lahat, alam ko po na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. And of course, salamat din po sa lahat ng mga instrumento na ginagamit ng Diyos upang tayo po ay matulungan para po ma-secure ang ating lugar na ginagamit sa ating panambahan. Amen po. Amen. At ngayon po ay wala yung aking yung PowerPoint ko doon. Wala yung aking screen. Praise the Lord. Pero meron naman dito sa gilid. Natatandaan pa po natin yung ating pong napag-aralan last week. Natatandaan pa po natin yung message ng Lord sa bawat individual na narito, sa bawat isa na kung saan ay narito noong last Sunday. Yung 365 days of opportunities and possibilities na meron po tayo. Actually, pag-gising po natin kanginang umaga, ay dapat puno po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Why? Because we have this opportunity, once again, to please our God. Amen. Meron po tayong kakayanan. We are able to breathe air. And we are able to stand. Amen. And we are able to lift our hands and worship our God. At alam niyo po, kanina umaga, pag-gising po namin, ay si Sister Malu, kasi meron po yung abitudin na kapag gumising kami, ay hawak niya yung kanyang telepono at sabihin ito yung reading for this day. At alam niyo po, sabi niya kanina, ang reading ngayon ay ito sa Luke chapter 9, verse 23 hanggang 24. Sabi niya, "Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever decides to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it." Amen? Saklat po ng Luke chapter 9, beginning verse 23 hanggang 24. Kanginang umaga, pag-gising pa lamang, ang mensahe na ng ating Panginoon, gusto mo bang sumunod sa akin? Gusto mo bang sumunod sa akin? Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong cross araw-araw. Meron po tayong pinapasan na cross, amen, na kung saan ay representing, ano po, the task of our Lord Jesus Christ, the assignment of our Lord to each one of us. Amen po. Kailangan lamang po maging sensitive po tayo. Kaya nga po, ang sabi nga po dito, for whoever desires, sa sino man ang nagdi-desire to save his life will lose it. Sino man ang nagmamahal ng higit, nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay, higit sa ating Panginoon, ay mawawalan nito sa bushrooms. Pero ang sabi niya, but whoever loses their life for me will save it. Napaka-strange. Amen po ba? Na kung sino yung gusto mo, iniingatan mo yung buhay mo, siya pa yung mawawalan. Samantalang kung sino yung nagbibigay ng buhay para sa Panginoon, siya pang magkakaroon. Amen? At nung isang araw, nakita ko naman po doon sa post ng isang ating pong kapatiran, ang sabi niya, doon sa kanyang sa kanyang shout out at nakalagay sa messenger, Lord, alam niya kung sino, remind me daily that heaven does exist and that I will experience it all with you. And Lord, break the chain that threatened to bind me to this earth. Remove the desire within me to create a heaven here on earth with my family, with my friends, and my possession. Heal the disappointment that my journey on this earth has caused. Remind me of my destiny, which is to be with you, full of life, full of joy, full of pleasure, and full of love
po na shout out. Amen. Iyon po ay para bang naalala ko po yung panalangin ni Agur sa aklat po ng Proverbs chapter 30 verse 6 hanggang 8. Ang sabi po diyan ay ang panalangin ko, Panginoon, ay huwag mo akong pagkukulangin. Huwag mo naman akong papasaganain. Bigyan mo lamang ako ng sapat. Bakit po? Dahil sabi niya, huwag mo akong pagkukulangin dahil pagka ako ay nagkulang, baka ikaw ay aking masumpa. Huwag mo naman akong payayamanin dahil baka akong yumaman ay makalimutan naman kita. Bigyan mo lamang ako ng sapat. Amen. At alam niyo po, napakaganda po kapag mayroon po ganitong klase ng mindset that our life here in this earth is temporary. Temporary po. For our eternity is not here in this earth. Amen po ba? Ba't malungkot po kayo? Hindi, pagbiro lang. Pakapakan po natin ng Panginoon. Kaya napakaganda po noong ating pong topic noong last Sunday na yung our 365 days of opportunities and possibilities. Ang tanong po, anong opportunity yon? And anong possibility yon? Kaya nga meron po tayong yung ating pong walong points na ating pong pinag-aaralan ay sabi nga po ay how do we make the most those? How do we make the most of those 365 days? Paano natin, ano yung ano para pricing? Paano natin magagawa yung the best? Yung lahat ng po pwede natin magawa doon sa 365 days of opportunities and possibilities. Yung nung nakaraang Sunday, ang sabi po natin, be engaged. Amen? First point. And then second point, ano po? Be positive. Huwag po tayong maging, tinignan ko po kasi kung merong word of yung positivism at saka yung negativism. Meron naman po. Amen? Kumbaga para bang natin ay maging lagi tayong positibo, ang ating pananaw ay laging maging positibo. Amen. At yun po ay mangyayari lamang kapag idinedicate natin yung ating pumbuhay sa ating Panginoon. Amen. Inialay natin yung ating pumbuhay na ang tinatanong po ako ni Sister Malu kanina umaga, papunta kami dito, baka tanong ako ng mga worship leading team, ano yung papaawit mo? Alam niyo po, di naman ko lang yung puso ko. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Ito po. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Alam niyo po, automatic. Sabi, kasi actually, wala naman po ako talagang nakariding awit. Habang nagbibiyahe kami, sabi niya, ano ba yung papaawit mo? Baka tanungin ako ng WLT, hindi ko alam kung sasabihin. Automatic po, biglang lumabas na ganun. This is my desire. And I pray sa bawat isa po sa atin, ito yung maging desire ng ating pong puso. First and foremost, to please God. Amen. Kaya nga po, ang lagi po nating maging laman ng ating pong isipan, yung the two greatest commandment ng ating Panginoon, love your God with all of your heart. Amen. Dapat ito yung lagi yung motivation natin ng lahat ng ating ginagawa every day na kung saan tayo po ay nagigising. Yung po yung ating motivation, the very purpose of my life, of the very purpose why I am awake in this morning
is to love my God, my Creator, with all of my heart, with all of my soul, with all of my strength. Amen po. Yun po yung ating pong ano, yun po yung ating pong layunin. Kung bakit po tayo nandirito, bakit tayo nilikha ng ating Panginoon? Yung mahalin siya, paglingkuran siya ng buong puso, buong kalakasan. Kaya ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin ay laging maging desire ng ating buong puso ay hanapin natin kung paano ba natin siya mapiplis. Kung paano ba natin ang ating Panginoon ay magbibigay ng kaluguran. Every opportunity na meron po tayo ay hanapin natin yung presensya ng ating Panginoon. Hindi po masama na hanapin natin yung pleasure para sa sarili po natin. But bago po natin hanapin yung pleasure sa atin, ang una po sanang maging tanong ng ating po mga puso, nabibigyan ko ba ng pleasure yung aking Creator? Nangyayari ba o nagaganap ba sa buhay ko yung purpose? The reason of why God created me. Nagagawa ko ba? And then alam nyo po, ang sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ang gusto mo ay maging masaya sa mundong ito, hanapin mo munang maging masaya ang ating Panginoon. Tiyak, magiging masaya ka. Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen. Delight first. Delight yourself to the Lord. Amen. And He will give you even the very deepest desire of your heart. Ako po ay natutuwa na be-blessed at lubos na dyan na chachalis na pagpapala sa ating po mga kapatid. Kasi po kahapon po, may lumabas doon sa aking memory na way back 2016, ay nandun kami sa bahay nila Brother Bien, doon sa may Palterona. Ay kasama po namin doon, nakita ko doon si Brother Raymond. Kasama namin na kuha, naalala ko yung kanyang pamilya. At ako'y natutuwa dahil bagamat siya ay nasa langit na, I do believe siya po ay masaya dahil kita niya na bagamat siya ay pumanaw sa mundong ito, ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Patuloy na kung saan ay sumasamba sa Panginoon. Kaya nga po, hindi po natin alam na ang ngayon pong 365 days ngayon, ngayong year ng 2022, ay hindi po natin alam kung anong mga opportunity yung meron tayo. Hindi natin alam kung ano yung mga possibility na po pwedeng, yung po pwedeng mangyari sa ating pong buhay. No one knows. No one. Wala pong, no, nobody can prophesy or can predict yung kanya pong, yung kanya magiging buhay for these 365 days. Wala po. Nung nakaraan taon po, ay meron po tayong mga nawalang mga mahal sa buhay. Marami po mga pangyayari na kung saan ay talagang devastated tayo. Kaya nga po ang sabi yung kanina, God is our refuge sa aklat ng Psalms 46, and our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though it waters roar and foam and the mountains quake with their surging. We will be still and know that He is God. And he will be exalted among the nation. Will be exalted in the earth and the Lord Almighty. Ito po, and yung pakilabas nga yung verse 11. And the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Amen. The Lord Almighty is with us, in us. The God of Jacob is our fortress. Amen. Our deliverer, our savior. Sabihin mo na lahat ng po pwede mo sabihin. Pagkatapos ng the Lord, the God of Jacob is our, sabihin mo na. Kung gusto mo, i-personalize mo na. The God of Jacob is my fortress, my refuge, my present help, etc. etc. My savior, my healer, my deliverer, my provider. Amen po. Kaya ano po nakalagay? Do not be afraid.
For the God of Jacob is with you, with us, in us. Our deliverer, our savior, our present help, even in times of troubles. Kaya po ngayong umagang ito, nung nakaraan taon, hanya po sila Sister Ea, patuloy na naglilingkod ng kanyang anak, sila si Hannah, even yung mga kapatid natin, mayroong mga iba rito, nagkasalukuyang mayroong mga struggle sa kanilang personal, nakatawan, sa kanila pong mga mahal sa buhay. Pero heto't patuloy na kung saan naroon yung kanilang pag-asa sa ating Panginoon, kaya nga believing hope. Alam niyo po, ang pinaka mahirap na sakit na po pwedeng maranasan ng isang tao habang siya'y nabubuhay. Alam niyo po ba kung anong sakit ang po pwedeng pinakamasakit na po pwedeng maranasan ng isang tao habang siya'y nabubuhay? Yung mabuhay ka nang wala kang pag-asa. Pero yung mabuhay ka nang meron kang pag-asa, ano man yung pinagdadaanan mo, may pag-asa ka. Amen po. Kaya ngayon po ay paki-slide. Sa aklat ng Lamentation chapter 3 verse 19 and 23, nakalagay po diyan, the thought of my sufferings and homelessness is bitter beyond words. Asan yung aking PowerPoint? Pakilabas. Then, I will never forget this awful time. Ayan. As I grieve over my loss. Sa Tagalog po niyan nakasiyab, nakalagay diyan. Sa tuwing maalala ko ang pag-aking mga paghihirap, pagdurusa, sa translation na babasa ko, ay simpait ng abdo. Alam niyo po ba yung abdo? Yung mga kailokahunuhan, siguradong alam kung gaano kapait yung abdo. Sabi niya, singpait ng abdo ang aking mga alalahanin. At sa tuwing ito'y aking maalala, ako'y lubos na namimighati. Pero sabi niya, yet I still dare to hope when I remember this. Yet I still dare to hope when I remember this. Ano po yun? The faithful love of the Lord never ends, for His love endures forever. His faithfulness never fails. Amen. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. His mercy begins afresh each morning. Amen. Bakit ko po binasa ito? Kasi kagaya ko nga pong yung nasabi ko kanina, last 2021, marami po tayong mga experiences na po pwede pong mag-cause ng ating pong ng stress o ng ating pong yung pagkapagod, panghihina, para tayo po ay ma-discourage. Marami pong meron namang iba na kung talagang na kung saan mas lalo pang na-encourage, mas lalo pa po na-inspired. Pero anuman yung ating pong naranasan, hindi po natin po pwedeng may set aside yung katotohanan na even in literal, kapag tayo'y masyadong marami ng ginawa, napapagod po tayo. Sa maghapon po ng ating pong pagtatrabaho, pagdating natin sa bahay, tayo po'y natutulog. Amen po ba? Natutulog tayo. Bakit po na tayo natutulog? Dahil po tayo napapagod. Pero ang maganda doon, pag gising mo kinabukasan ng umaga, amen, lalo't higit sa pagtulog mo'y kasama mo ang Panginoon, sigurado pag gising mo sa umaga, ay, praise the Lord, salamat Panginoon. May panibago na namang lakas. May panibago na namang sigla. His mercy begin afresh each morning. Amen. Lagi po tayong nire-renew ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi po dyan, sabi niya, even youth grow tired and weary and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord, ano po, will renew their strength. They will soar on wing like eagles. They will run and not go weary. They will walk and not be faint. Ito po ay salita ng Panginoon na po pwede nating embrace. Po pwede nating panghawakan. Kapag tayo po ay hindi nakaranas ng renewal ng ating pong strength, ay huwag nating sisisihin ng Lord. Amen. Ang Diyos po ang layunin niya sa atin, lagi po tayong bigyan ng renewed strength. Amen po. Kaya po, alam niyo po, ang maging masigla, maging malakas, ito po isang desisyon ng tao. Pag ikaw ay nagdesisyon na maging masigla, pag ikaw ay nagdesisyon
na sa umaga ay maging malataka, pag ikaw ay nagdesisyon na maging malungkot, magiging malungkot ka. Pag ikaw ay nagdesisyon na ikaw ay mahina, magiging mahina ka. Pero pag ikaw ay nagdesisyon na ikaw ay malakas, may sakit ka man, you will soar like an eagle's wing. Amen? And you will not go faint. Amen. Ibig sabihin, point number 3, for us to make the most of every opportunities and possibility, ano po? Be enthusiastic. Demonstrate joy. Amen. Be enthusiastic. Demonstrate joy. Amen po. Ang sabi po dyan, be enthusiastic about your day. Other will get annoyed that you are so badly or bubbly. Some will think you're some kind of word prick and steal. Other will find it contagious and they too will become enthusiastic. Ang sabi po, hang around those people. Amen. Hindi po lahat ng mga tao. Kaya ngayon, ay depende sa'yo. Sino bang i-entertainin mo? Yung mga taong nagsasabi ikaw ay prick? Yung ikaw ay extreme? Yung mga taong nagsasabi na ikaw ay, strange? Di ba? Or, yung mga taong na kung saan ay dahil sa iyong kasiyahan, sa iyong kasiglahan ay magiging masigla rin. Di ba? Ma-inspired ka doon sa mga taong na yon. Amen? Ibig sabihin ay, the same feathers, same flock, same feathers. Di ba? Amen po ba? Kaya nga po, sabi nga po, kung gusto mong maging masaya, kung gusto mong magawain the best, yung the most of your 365 days of opportunities and possibility, be enthusiastic. Di ba? Demonstrate joy. Amen! The joy of the Lord is my strength. Amen! Maging masigla ka, maging masaya. Amen! Huwag bagsak ang balikat. Amen. Hindi kailangan laging smart. Hindi po ba? Ngayon, ang uso na ngayon mga television smart. Di ba? Meron nga yung tawag yan. Yung bigay sa amin ng Alexa. Alexa! Baka may sumagot bigla. Akala mo nag-iisa ka sa bahay, meron ka palang kasama. O magugulat ka na lang. Dahil... kapag meron ka palang smart TV, yun palang Alexa na yun po, pwede mong pagbukasin din na mag-isa ng TV mo. Kung ang mga gamit mo pala sa loob ng bahay, mga smart, ay po pwedeng isa na magbubukas. Amen. Kaya nagulat nga kami nung misa ni Sister Malu, nanonood kami ng television, may nagsasalita, hindi namin maalaman kung nasa saan. Hanap kami ng hanap. Yung palang Alexa na nandudo sa kwan, po pwede pala yung maging... pwede ka palang tawagan doon sa Alexa na yon, yung tawag dyan, yung FaceTime. Yung hando doon pala sila Samira, sila Primavera, at kasalukuyan palang nakatingin sa amin habang kami nood ng TV. Wala naman sila sa bahay. Tingnan niyo po yung mga technology na yan. Nagulat na lang. Sabi ko, hindi pala maganda yan. Itaw nga ganun. Wala na pala tayong privacy dyan. Amen. Ngayon, the point is, kailangan maging enthusiastic tayo. Sabi nga po, remember, sabi niya, your mood is contagious. Amen. Tingnan niyo po yung dalawang imagine na nilagay ko. Tingnan niyo, yung isa, sumigaw, di ba? Nagsigawan din. Amen. Tayo dito, di po ba? Tingnan niyo po, dito sa church, pag pumupunta tayo, pag nakita niyo si pastor na masiglang-masigla at sumigaw, hindi ba sigaw din tayo? Pero behind, meron tayong pinagdadaanan. Pero dahil si pastor, si brother, si sister ay masigla, nahawa tayo sa kanilang kasiglahan. Paano kung ang mag-manifest ay yung kalungkutan, kung nga yung kahinaan? Kung mas matindi pala yung iyong spirit, yung personalidad, ay naku po, hindi ba? Lahat tayo nakabagsak ang balikat. Sumigaw! Sa galak! Yes! Gikan yun po, be enthusiastic. Amen? Kapag meron tayong ginagawa, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay maging enthusiastic po tayo. Huwag tayo magiging masigla lang kapag tayo po ay mag-outing. Amen?
Maging basigla rin tayo kapag halimbawa tayo sasamba sa bahay-sambahan. Amen. Huwag babagsak ang balikat pag-araw ng linggo-linggo na naman. Sasamba na naman. Huwag pong ganun. Amen. Kailangan, lagi po tayong enthusiastic kapag meron tayong gagawin para sa Panginoon. Amen po. Ito lang ay natandaan ko lang kasi hindi ko alam na ito po ay kinuha ni Pastor Benny. Kasi nagmisa nagturo ako, ay nabanggit ko lang naman na ganun. Kumbaga parang ginamit ko lang na illustration, yung pala ay pumasok sa kanyang puso at yung pala itinanim niya sa kanyang puso at laging nasa isip niya. Na sinabi ko, doon sa aking mga anak, pasensya ka na kayo, mga anak, sweetheart, simple lang, yung aking sinabi, na ang sabi ko, dati kayo ang aking buhay. Dati kayo ang buhay ko. Pero ngayon, pasensya na kayo dahil kayo bahagi na lang ng aking buhay. Dahil ang tunay na buhay ko ngayon ay ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Napakaganda po na maging mindset po natin na maging masigla tayo kapag gumagawa tayo ng bagay na alam natin na nagbibigay tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Always put God first. Amen. Always put God first and God will put you also in His first priority. Amen po. Ako po sometimes, pag ako'y nung una, kapag medyo may nararamdaman ako sa aking katawan, ay nagwo-worry ako na talagang, kumbaga para bang, sabi ko, titignan ko lang yung aking paligid, para bang naisip ko, ang lungkot yata kapag imaginin mo na one day, hindi ka nakasama na nagtatawanan na yon. Na one day ay wala ka na ron. One day hindi ka na rin nila naaalala, hindi ka na rin nila napapakinggan, hindi mo na rin nila nababanggit ang iyong pangalan, hindi ka na nila dahil wala ka na, nasa piling ka na ng ating Panginoon. Minsan nakakalungkot pong isipin na darating po yung time na yon. Nakakalungkot isipin, pero isang katotohanan na kapag halimbawa ay alam po natin na mayroong buhay na mas maganda after this life, ay hindi po tayo malulungkot. At alam niyo po, ako po dati, kapag halimbawa ay nararanasan ko yung ganun, talagang medyo nag-iisip ako. Alam niyo po, itong pandemic na ito ay nagbigay lang sa akin ng another good, a positive perspective na sa ating buhay, ang pagpanaw natin sa mundong ito, sabi nga, iba't iba. Iba panahon, ibang araw, iba-ibang araw, iba-ibang oras, iba-ibang edad. Hindi natin alam kung kailan. Pero merong isang bagay na tiyak. Tayo papanaw. Amen po. Meron pong tiyak, yung pong bagay na yon. Kaya nga po, ang sabi ko nga po sa Panginoon, pag minsan nakakaramdam ako na parabang kasi yun yung atake ng kaaway yun eh. Kahit wala kang nararamdaman, lalagyan ka sa isip, lalagyan ka sa katawan mo na meron ka, meron akong nararamdaman dito. Humihinga, sumisikip yata yung aking hinga, etc., etc. Di ba? Pagka ganon, inaatake ka ng kaaway. At alam niyo po, napakagaling na instrumento ng kaaway yon sa tao para ma-stack. Hindi ba para wala nang gawin yung tao? Pero alam niyo po, ang naging mindset ko ngayon, kung ako'y kukuhanin mo, Lord, may COVID o wala, kukuhanin mo ako. Kung ako'y kukuhanin mo, Lord, may sakit ako o wala, kukuhanin mo ako, Lord. Kung ako'y kukuhanin mo, Panginoon, nasan man ako, ano man ang ginagawa ko, kukuhanin mo ako. Pakilabas nga doon sa sa aklat ng Lamentation chapter 3, verse 37 at 38. Tingnan niyo po, ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan at kapahintulutan ng Panginoon. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito without His permission. Amen. Pakilabas yung sa aklat ng Lamentation chapter 3, verse 37 at 38. Babasahin ko na lang dito. Ayan. 37, who can speak and have it happen if the Lord has not decided it?
I-decreed it. Sabi po doon sa 37, paki-stay lang doon sa 37. Sabi niya, who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Sino ang makapagsasabi na kung saan ay mangyari isang bagay kung hindi ito pinahintulutan ng Panginoon din? Verse 38, is it not from the mouth of the Most High that both calamities and good things come? Lahat po na nangyayari sa mundong ito, nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit papaanong gawin mong ingat sa iyong buhay, kailangan po nating mag-ingat. Amen. Dahil nasa mundong ito tayo, magkaroon tayo ng peace of mind. Pero mayroong isang bagay na dapat nating itanim ng malalim sa ating pong isip at sa ating pong puso. Ang Diyos ang may hawak ng ating pong buhay. Kaya yung pong ating pong inaawit, you hold my every moment, you calm my raging sea, you walk with me through fire. Ba't ba yun yung awit ko? Mali pala yun. Ang awit pala ay into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands. Yun po yung you hold my world, my life in the palm of your hands and I am yours forever. Amen po. Saklat po ng John chapter 16 verse 24, until now you have not asked for anything in my name. Sabi niya, ask anything in my name and you will receive and your joy will be complete. Tingnan niyo po ito. Si Jesus Christ po ito, ha. Pag binasa niyo po ang Bible, read po yan. Ibig sabihin, si Jesus Christ, anong sasabi? Sabi niya, until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive. And ano po the very purpose of why he will grant our petition, yung prayer na meron tayo, yung desire ng kanyang puso, and your joy will be complete. Ang gusto ng Panginoon, malubos yung ating kasiyahan. For His plan for us is to give us hope and future, not to harm us. Amen. Kaya nga po, meron pa po bang dahilan para hindi po tayo maging enthusiastic. Be enthusiastic and demonstrate joy. Amen. Romans chapter 15 verse 3. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Romans chapter 15 verse 13. Sabi nga po, trusting God has a handle on our lives is our only source of hope. Amen. Sa Diyos po tayo, sabi nga, magtiwala sa ating Panginoon at pupunuin niya tayo ng pag-asa na kung saan ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siya pong mararanasan natin. At yung po, kailangan po natin lahat. Bakit po? Tinuro po kagabi ni Pastor Benny sa aming pong office, nagkaroon po kasi ng online prayer conference ang lahat po ng mga wind regarding dun sa ating pong Daniel fasting na nag-start kagabi alas 12 ng alauna ng o alas 12 ng gabi ay yung pong ang kanya pong senior na verse ay dun sa Zechariah chapter 4 verse 6 that it is not by might nor by power but by the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, we can overcome this world. Amen. We can make the most of our 365 days of possibilities and opportunities and possibilities. Amen po. At sabi ko nga po, lagi ko po sinasabi, ang isang tao na kung saan ay po pwedeng mabuhay ng mapayapa ang kanyang kalooban, ay yung laging handang humarap sa ating Panginoon. Amen. And then the next one, sa aklat ng ito po, 144 ng Psalms, verse 15, happy are the people whose God is the Lord. God is the true source of happiness. Happy are the people whose God is the Lord. Amen. God is the true source of happiness, strength,
the source of hope, the source of wisdom. Those who are in His favor will always have these things. Amen. Ang lahat na umaasa at nananampalataya sa Panginoon, merong kasiyahan, merong kalakasan, may pag-asa at may kaalaman, may katalinuhan. Amen po. Ang lahat, nagsabi nga, happy are the people whose God is the Lord. Tingnan niyo po yung babae na kung saan napakatsaga nagtuturo at masayang-masaya nagtuturo habang tinuturoan ang mga bata ng salita ng ating Panginoon. Amen. Saklat po ng Ecclesiastes. Ito po, maganda ito ha. Tingnan nyo. Kasi nagturo kasi si Brother Eric noong Huwebes. Meron siyang tanong na bakit, talaga naman, di ba, minsan nagkakaroon tayo ng tanong, bakit minsan parang nawi-witness natin na kung sino pa yung masama, siyang maunlad. Amen? Kung sino pa yung walang relasyon sa Diyos, parang siya pa yung masagana sa buhay. Etc., etc. Pero tingnan niyo po, dito po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2, verse 26, ang sabi niya, the person who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. And then, but to the sinner, he gives the task. Hindi niyo po alam, yung kanyang pagpapaunlad sa kanyang sarili, ay ginagawa niya yon lahat para sa iyo. Ayan, sabi niya, but to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Lahat. Amen po ba? Baya, hindi yata kayo masaya. Alam niyo po, lahat ng mga meron ay nandito na nakikita po natin, lahat po yan temporary yan. Lahat ng ina-accumulate ng mga tao dito sa mundong ito, time will come, in eternity, we will enjoy all! Amen! Lahat ng kanilang ina-accumulate, lahat ng kanilang in-invest, lahat ng mga bagay na kung saan ay binigyan nila ng oras at ng panahon. Ang sabi po dito, at the end, ikaw ang hahayaan ng Diyos na mag-enjoy niyan. Hindi mo man ma-enjoy doon sa present world o present life na meron tayo ngayon, one thing is sure. Sa piling ng ating Panginoon, i-enjoy natin lahat yan. Amen? Amen po ba? Kaya nga, sabi po sa aklat po ng Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. No matter what. Di ba? No matter what. Ang sabi po ni Paul, alam niyo po, si Paul, masa-challenge po kayo. Nang sabihin po ni Paul sa aklat po ng Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Siya po ay nasa sa loob ng kulungan. Ikaw nga pumasok sa loob ng kulungan at sabihin, magpadala ka ng sulat o ipasabi mo sa mga taong nasa sa labas na malaya, rejoice. Sabi niya, always rejoice. The only source of true happiness is the Lord. All of the things you receive in your life that give you happiness are because you believe in God. Amen. That's the only source of true. Kasi meron pong mga false, hindi po ba? O mga fake. O yung mga happiness na superficial. Na masaya at nakangiti, pero behind ay malungkot na malungkot. Meron namang mga tao na kung saan ay mapayapa lang yung kalooban. Pag tinignan mo, para bang ang dami ng problema, but deep inside, masaya pa rin. Amen po. Kaya nga po, the only source of true happiness is the Lord. All of the things you have received in your life that give you happiness are because you believe in God. Amen. Psalms verse 5, sabi niya, those who sow in tears shall reap joy. Sometimes, ngayon, sabi niya, the people who make a few sacrifices will receive lifelong happiness and good health. Ang sabi po, minsan, sabi niya, those who sow in tears shall reap in joy. Minsan, para bang sa mga bagay na ginagawa natin, kailangan po natin sometimes magbigay ng isang example na lang, kapag tumingin ka sa mga
tawag dito, sa mga Facebook ngayon, social media, ay minsan, ikaw ay nasa church, naglilinis ka ng church. Tapos, yung iba naman ay nasa Bible study, yung iba naman ay nasa mga prayer meeting, tapos makikita mo sa social media yung iba, nasa mountain, nasa sea. Iba-iba yung ginagawa, ano? Para bang medyo magkakaroon ka ng buti pa sila. Totoo po ba yan? Agree po ba kayo doon? Sana all daw. Pero totoo po yun, na minsan, nangyayari po yun. Pero one thing, yung pong ginagawa natin, minsan nag-Bible study tayo, tuturo tayo, nagbibigay tayo ng sacrifice, and one day magugulat ka, akala mo ay yung ginawa mo ay nagwala lang. Pero one day makikita mo yung mga Bible study mo, heto, ginagamit na ng Lord. Amen? Ginagamit na ng Lord. Yung dapat ay nandoon ka, nagbibigay ka ng pleasure sa iyong sarili, ay ginamit mo para abutin o reach out yung mga tao na nangangailangan, and then one day magugulat ka yung taong yun. Ginagamit ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga, those who sow in tears shall reap in joy. Amen. Sometimes nagbibigay po tayo ng mga sacrifice. Pero at sa bandang huli, pag umani tayo, ay hindi po natin, sabi nga po doon sa aklat po ng Romans chapter 8, verse 18, hindi ko lang alam kung nandiyan dyan sa Romans chapter 8, verse 18, pakitry nga kung Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi po doon, I consider our present suffering are not worthy to compare. Ayan. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory or with the joy, happiness that will be revealed in us. Amen. I consider that our present suffering, our present sacrifice are not worth comparing with the glory, with the joy, with the happiness that will be revealed in us. Amen. Sa ibang translation niyan, that meron po nakasama that the glory that our God is about to reveal. Amen. Amen. And then the next one ay dito ay sabi po number 3, be enthusiastic. Last, ayan. Tingnan niyo po ang pogi. A smile doesn't hurt your face. Sabi niya, a smile doesn't hurt your face. And then the next one, sabi niya, enthusiasm never killed anyone. And then, be excited about the possibilities that are in front of you. Be excited. Amen. Kaya be excited in every possibilities about every, be excited about the possibility that are in front of you. Amen. Mag-excited ka. Amen. Kaya nga sabi nga po nung nakarangkuhan, kapag ikaw ay nakakahinga ng hangin, ay meron kang opportunity magbigay ng glory sa Panginoon. Amen. Nasa sa iyo lahat ng possibility. And then church, head on into your day without fear or apprehension. Amen po. Tingnan niyo po yung mukha ng Juan. Yung wala pa yung mga sinulat na tingnan niyo lang yung mukha, ay meron ng mensahe, di ba? Gusto po ba natin maging ganyan? Siyempre, ayaw natin. Amen. Kaya po, ang number 4, last but not the least, be servant. Be a servant. Serving God by serving others around you. Amen. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi natin po pwedeng i-consider na tayo nagsiserve sa Panginoon but without doing nothing to those people who around us. Hindi ba? For us to be considered na servant ng ating Panginoon, ay we need to do something for our neighbor, for someone, from somebody. Hindi po ba? Hindi natin po pwedeng sabihin na tayo naglilingkod sa Panginoon ng wala lang, ganun lang. Amen. To serve God is to serve people around us. Amen. In what way? Sa unang-una, by sharing the word of God.
Ako po'y natutuwa dahil nung nakaraang ano, ay nag-share po ako nung nakaraang Sunday, ay doon sa ano, di ba, number one point, be engaged and be positive doon sa second point. Ay ngayon, ay ako po'y natutuwa dahil noong week na yon, may mga nagme-message at may tumawag na gusto nilang mag-involve sa ministry. Paano ba ang dapat gawin para ako'y masama sa ministry? Makikita mo po na kumbaga nag-penetrate sa kanyang puso yung mensahe ng Panginoon. Kaya siya ay nandito, sila ngayon ay nandito, gusto nilang mag-engage. Gusto nilang isama, isali yung kanilang sarili sa gawain ng ating Panginoon. Amen. At napakasarap po ang maglingkod sa ating Panginoon. Napakasarap ang maging bahagi sa eskwadra ng ating Panginoon. Amen. Yung alam mo, ikaw ay kasama sa team. You are engaged in the team. And you are part of the team. Napakasarap ng pakiramdam. Lalo na kapag ay yung team na yon ay winning team. Amen. Kapag ka winning team, napakasarap na maging bahagi. Amen po ba? At tayo po, sasabihin ko po sa inyo lahat, tayo pong lahat ay nasa doon sa winning team. Jesus, Team Jesus! Amen! Ito po, another motivation of our service sa ating Panginoon. Na kung saan, para mas ligit pa tayong lalong ma-inspired, lagi po natin naririnig, basahin lang natin uli. Saklat po ng Colossians chapter 3, verse 22 hanggang 24. Slaves! Para bang minsan kasi ang sama ng dating niya na no, slave. Pero kapag yan ay kinukonsider mo na ikaw ay slave or alipin, servants ng ating Panginoon, napakasarap pong pakinggan yan. Amen. O servants, obey your human master in all things, not only when they are watching you because you want to gain their approval, but do it with a sincere heart because of your reverence of the Lord. And then verse 23, ang sabi niya, whatever you do, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as though you are working for the Lord and not for people. Amen. Ako po, tayo pong lahat na nandito, tayo pong lahat ay naglilingkod sa isang Diyos. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Hindi po natin pinaglilingkuran ang sino mang mga tao na kung saan ay nasa sa mundo ito. Kundi ang pinaglilingkuran natin ay itong Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa mga taong nasa surroundings natin. Whatever the status they have. Amen? Ano man ang status, standing ng tao naririto. Siya ay naglilingkod, ako ay naglilingkod, at ang maganda niyan, verse 24, ang sabi po diyan, remember that the Lord will give you as a reward what He has kept for His people. For Christ is the real master you serve. Ang maganda po niyan, lahat po tayo ay tatanggap ng reward. Gantimpala mula sa ating Panginoon. Amen po. Kaya po yung word of wisdom ni King Solomon sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, ang sabi niya, the conclusion of the matter, sabi niya, fear God and obey all His commands, for this is the whole duty of a man. The whole duty of a man, fear God. Di ba? Kaya nga sabi nga po doon, ay sa verse 14, ay lahat ng ginagawa natin, hayag man o lihi, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Panginoon at tayo'y tatanggap ng kaukulang gantimpala ayon sa ating mga ginawa. Second Corinthians chapter 5 verse 10. Jesus Christ, inulit po sa aklat po ng isang New Testament. Nang ibig sabihin ay yung katalinuhan na kung saan ay ginagamit ni Solomon based on his observation. Ang sabi niya, sa bandang huli, sabi niya, isa lamang ang buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos. Paglingkuran mo siya. Di ba? Paglingkuran at sabi, matakot ka sa Diyos at gawin mo ang lahat ng kanyang pinag-uutos dahil ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo ito, hayag man o lihi, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Panginoon. Amen? Lahat ng motive ng ating pong way of living, ay ito po ay pagsusulit natin sa ating Panginoon. Amen? And then,
Sa aklat po ng Matthew chapter 25 verse 34 hanggang 36 hanggang ano, sabi niyan, "The king will say to you, those who sin right, come, who are blessed by my father, take your inheritance." Matthew chapter 25 verse 34 hanggang 36, ang sabi po diyan, "Then the king will say to those on his right, come, you are blessed by my father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Verse 35, "For I was hungry and you gave something to eat, and I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. And then, verse 36, I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." The king will reply, "I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me." Amen. Lahat po ng ginagawa po natin. The king will reply, "Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Amen. Kaya po, let us continue to be servants, and God will make every day a possibility. God will give us every opportunity and possibility. Amen po. Our conclusion. First Corinthians chapter 15. Heto lang. Kasimple lang. "But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully. Not 50%, 90%, but fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. But thanks be to God." 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. "But thanks be to God, He gave us victory through our Lord Jesus Christ." Ano man yung ating mga circumstancia, ano man yung ating mga sitwasyon, whatever the fight, troubles, or even every situation we have, even in this moment. Ang sabi po, "But thanks be to God, He gave us victory through our Lord Jesus Christ." Believing hope. Kailangan po natin ng pananampalataya. Nung nakaraang linggo, inawit po natin, "Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing with all I am." Nung nakaraang linggo, inawit natin yon. Hindi po ba? Ngayon naman, naawitin natin yung ito naman maging automatic siya. Ano ba ang gusto mong awitin? Ano ba ang gusto mo gawin sa Panginoon? "And this is my desire. This is my desire." Ang sabi po doon sa verse 58, "Therefore, my dear brother and sister, dear brothers and sister, stand firm. Let nothing move you. Stand firm." Ano man yung mga pwedeng pagdaanan natin, ano man yung mga sitwasyon na meron tayo, sabi nga, "Stand firm. Let nothing move you. Stand firm. Firm. And nothing move you." Remember yung sinabi ng atin, the Lord is our refuge, our present help, even in time of trouble. Kaya ang sabi po dito ni Paul, ang sabi po ni Paul, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Marami po tayong ginagawa sa mundo ito po, pwedeng imbano lang. Time will come, we will understand everything that we did are all in vain. Lahat ng mga bagay, alam niyo po, si Hari Solomon sabi niya, ngayon ko lamang naintindihan ang lahat ng bagay. Everything are ano po, meaningless. Meaningless. At paulit-ulit niyang sinabi, meaningless and meaningless and meaningless. The only thing that give means is the things that I did or I have done for the Lord.
lahat lamang ng merong kahulugan ay lahat lamang ng mga bagay na ginawa niya para sa Panginoon. Maging sa buhay po ng bawat isa sa atin, isang bagay po, ang paggawa po ng mga bagay para sa Panginoon ay hindi ibig sabihin ay ang paglimot na natin sa ating sarili. Kung hindi ang paggawa ng mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay yung higit na pagbibigay natin ng halaga sa ating sarili. The more we serve God, the more we serve ourselves. The more we serve others or other people around us, the more we serve ourselves. The more we love God, the more we love people around us, the more we love ourselves. Kaya yun po, sa bawat isa po sa atin, uulitin ko lamang po, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Habang tumatayo po tayo, yung awit po sabi niya, this is my desire to honor you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I, sabi nga po, Lord, this is my desire to honor you. Habang inaawit po natin ito, damahin po natin yung puso natin. At ngayon po, kung hindi pa yun yung desire, yung talagang desire ng ating pong puso, hindi pa yun yung priority na meron tayo sa ating pong puso. Sabi nga, you can command your soul. You can command yourself. You can say to yourselves, gawin mo itong desire. Myself, Arthur, ito yung maging desire mo. Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Make this a desire of your heart to honor your Creator. To love Him with all of your heart, with all of your might. Lahat po ng dahilan kung bakit tayo pumupunta dito every Sunday ay hindi upang maging bahagi lamang tayo ng panambahan. Hindi upang makita lamang tayo ng ating mga leaders. Hindi lamang upang ma-meet natin yung ating mga kaibigan. Kung hindi, kaya po tayo pumupunta rito. Gusto ko pong bigyan ng diin sa bawat isa po sa atin. Gusto po nating sambahin ang ating Panginoon. Gusto po nating bigyan ng lugod ang ating Diyos. Kaya nga kapag pumupunta po tayo, hindi ba ang lagi po natin sinasabi dito, nandito ka na rin lamang, ibigay mo na yung best ng pagsamba sa Panginoon. Amen. Kaya nga sa oras na ito, habang inaawit po natin itong awit na ito, ay kung hindi pa ito po yung desire ng ating pong puso, po pwede po natin sabihin sa sarili natin, Arthur, from this day on, make this a desire of your heart to honor Him. Habang tayo po yung nakayok at nakapikit, let us stay in the very presence of God. Let us stay in the very presence of God. Allow God to touch your heart. Allow God to move in our lives. Allow God to touch even our mind. Just stay in the very presence of God. Just stay in the very presence of God. Oh, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, narito po kami. Dumadalangin sa iyong banal na trono. Ilagay mo po sa aming pong puso ang desire na ilagay ka po namin na priority sa aming pong buhay. Na every opportunity, every possibility na meron po kami, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin, hayaan mo pong maging desire namin is to honor you, to please you, God. Alisin mo po, Panginoon, yung aming pong mga double-minded. Alisin mo po yung mga doubt na meron po kami. Alisin mo po, Panginoon, yung mga wrong
priorities na meron kami sa aming pong buhay. Alisin mo po even all the worries we have in our lives, O God. Panginoon, tulungan mo po kaming magkaroon ng focus sa iyo lamang. Sa oras na ito, dakilang Diyos, itinitiwala po namin sa iyo ang aming pong buhay. As we sing this song with all of our heart. Thank you.